Nakakapagod. Ikaw, baka pagod ka na. Ito lang sasabihin ko sa iyo, pagpagod ka na. Huwag kang susuko, ha? Huwag kang susuko. Magpahinga ka lang. Pagpagod, huwag sumuko. Pagpagod, magpahinga. At ito na, ito maganda. Saan ka magpapahinga? Ito yung sabi ni Lord sa iyo. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Pagod ka na. Huwag kang susuko. Pahinga ka lang. At alam mo, magandang pahinga, sabi ni Lord sa iyo, ay ito. Pagod ka na. Kakabuhat ng problema mo. Buhatin natin magkasama. Nakakapagod. Ikaw ba ay pagod na? Tingnan niyo ako. Parang walang kapagod-pagod. Diba? Ay pagod na ho ako. I am just running on grace. Grasya na lang ito sa pagod ko. Sa dami kong labada. Kasi ang konti ng love offering niyo, tumanggap ako ng labada. Ha? Yung ang dami kinagawa, tapos ang dami pang gagawin. Nakakapagod. Ikaw, baka pagod ka na. Ito lang sasabihin ko sa iyo, pagpagod ka na. Huwag kang susuko, ha? Huwag kang susuko. Magpahinga ka lang. Pagpagod, huwag sumuko. Pagpagod, magpahinga. At ito na, ito maganda. Saan ka magpapahinga? Ito yung sabi ni Lord sa iyo. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Pagod ka na. Huwag kang susuko. Pahinga ka lang. At alam mo, magandang pahinga, sabi ni Lord sa iyo, ay ito. Pagod ka na. Kakabuhat ng problema mo. Buhatin natin magkasama. Yun ang tunay na rest. It is not just resting. It is trusting. Pagod ka na, sabi ni Lord sa iyo, kakabuhat niyang katabi mo. Problema mo yan, di ba? Tayong dalawa bubuhat niyan. Huwag ka susuko. Huwag mong isusuko ang mga tao. Buhatin niyo kasama si Lord. At magugulat kayo, uuwi kayo nang may kapayapaan sa inyong puso. Huwag kayong uuwi dito ng feast. Every time you come here, please do not go home bringing with you only shomai. Sayang. Huwag kayong uuwi na andalan nyo lang ay ang magandang jokes na binigay ko rito. Ang magandang kwento, ang magandang salita. Iuwi nyo ang kapayapaan na galing kay Kristo. Yan ang iuwi nyo. Isama nyo yon sa baon nyo pa uwi. Kasi kailangan nyo siya ng buong linggo. Kasi nakakapagod ang buhay. Pero nung sabi ni Lord, come to me and I will give you rest. Let's now rest in His loving arms. Alam nyo, magpapahinga lang kayo kung grabe ang tiwala ninyo. Tingnan nyo ako. Itong mga inuupuan nyo, buti nga kayo nakakaupo, ako hindi. Yang inuupuan nyo, di ba pag umupo na kayo, relax na relax kayo eh. May umuupo ba dito na pag-upo, parang walang tiwala doon sa upuan? Meron ba? Nasubukan nyo na yun, wala kang tiwala sa upuan? Ah, mahulog to eh. Di ba kayo kung makaupo, talagang ganun eh. Yung iba pa nga, ganun pa eh. Tulog eh. Kasi makaramdam lang ng aircon, nakakanto ka. Bakit kayo nakaka-relax? Kasi may tiwala kayo sa upuan. Question. Kilala niyo ba yung gumawa niyan? Hindi.
Alam niyo pangalan niya? Hindi rin. Ba't nagtiwala kayo? Anong sagot? Faith. Basta na lang. Mga kapatid, pahinga kayo. Kasi kilala niyo kung sino bubuhat sa inyo. Alam niyo ang pangalan niya. Papagkakatiwalaan siya. Ang pangalan niya ay si Jesus. Wala nang iba. Kaya pag napapagod, magpahinga. Rest is not just resting. It is trusting. You only rest when you trust. So keep on trusting Him. He is trustworthy. And He is worthy of all our praise. Amen. Let's now rest in Him so we can bring peace back home. Put your hands upon your heart. Close your eyes. Bow down your head. I want you now to just relax and rest in the loving arms of God. Jesus is now with you. He knows you are tired. He knows it is so heavy for you already. Ang bigat ng binubuhat mong responsibilidad. Jesus is telling you now, come to me and you will find rest. Lord, we are here. Pagod, pero hindi kailanman susuko. Magpapatuloy kami. Magpapahinga ng konti. At Panginoon, ang pahinga namin, alam na namin ang tunay na ibig sabihin. Pahinga na nagtitiwala sa iyo. At pag binuhat namin muli ang aming mga binubuhat na responsibilidad, hindi na lang kami mag-isa ngayon. Kasama ka namin. I will find rest in you right now, Lord. Lord, I pray for my brothers and sisters. You know what they are going through. You know what they are carrying in their lives. I pray that you carry it with magparamdam ka, Panginoon, na hindi sila nagbubuhat mag-isa, na may kasama sila. Kayo ang kasama, ang makapangyarihang Diyos, the Almighty God. And may they bring home your peace as they rest in your love. Brothers and sisters, just surrender all your concerns at the foot of Jesus and find rest in Him right now. Let Him replace your problems, your trials, your burdens. Let them replace it with His peace. Receive God's peace today.